Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang binigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya ng iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong araw pong ito, katangi-tangi po, May 25. Kapag po May 25, ay kapistahan po ng tatlong santo. Inaalala po natin sila. Una po, si San Beda. Pangalawa po, si San Gregorio. At pangatlo, si Santa Maria Magdalena de Pazzi, isa pong Carmelite saint. Mga kapatid, kung titignan po natin ang buhay ng tatlong santong ito, ano ba ang kanilang unifying factor? Bakit natin sila ipinagdiriwang at tinatawag na mga banal? Sapagkat ang nais silang lahat ay maging kaanib ni Jesus, maging kawangis ni Jesus, at sa pagiging banal na ito, si Jesus ay sumasa kanila. Mga kapatid, sa mabuting balita pong napakinggan po natin, ito po yung wakas sa bahagi ng priestly prayer ni Jesus. At sa hinaba-haba po ng dasal ni Jesus, ano po ang lunduan ng lahat ng kanyang panalangin? Isa lang salita po, isang kataga, nawa sila'y maging isa lahat. Ut unum sint. Mga kapatid, bakit ba natin kailangan maging isa? Isipin po niyo ito, ang walis ba ay makakawalis ng isang ting-ting lang? Makakawalis ba tayo nun? Hindi, di ba? Kailangan mo ng isang bigkis ng walis para mawalisan ng buong paligid. Ang isang hollow block ba makakapagpatayo ng isang simbahang ganto kalaki? Di ba hindi? Kailangan sama-sama yung mga hollow block o yung mga bato, may semento pa, may pintura, para mapatayo ang simbahan. Tayo din pong lahat, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magkanya-kanya. Sapagkat pag tayo nagkanya-kanya, mga kapatid, magiging mahina tayo. Mababaklas tayo. Masisira tayo. Kaya po, ito po ang panalangin ni Jesus para sa atin, na tayong lahat ay maging isa. Na tayong lahat magkaisa, na tayong lahat hindi maghiwa-hiwalay, bagkus magsama-sama, sapagkat ang Diyos ang ating patnubay. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, ang dami kasi nating problema, kaya tayo bumabaklas. Marami tayong suliranin, kaya tayo sumusuko. Marami po tayong mga bagay na bumabalot sa ating isipan, kaya tayo ay humihiwalay at hindi nakikipagkaisa. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito,
sa kabila po ng paghihiwalay natin, ang ating Panginoong Jesus ay may panawagang bumalik tayo sa Kanya. May panawagang maging isa tayong lahat. Kaya po, di ba, ano ang pinakamalakas na panalangin? Ang panalangin mo o ang panalangin ng iyong kapwa? Di ba mas malakas yung ipagdasal mo naman ako? Dalawa kayong nagdadasal sa harap ng Diyos. Hindi yung ipinagdadasal mo lang ang iyong sarili. Para lang po yung pagpunta niyo po dito. Hindi naman kayo nagdadasal para sa inyo lang eh. Di ba? Nagdadasal kayo para sa pamilya ninyo, para sa kabuhayan ninyo, para sa mga taong umaasa sa inyo. At sa kapangyarihan ng panalangin ito, nakikiisa tayo sa Diyos. At lalong lumalakas kapag sama-sama tayong nananalangin para sa isa't isa. Mga kapatid, para lang po yan kaming mga pari. Hindi po namin kaya kung kami lang ang magdadasal para sa inyo. Para sa kabanalan ng simbahan, kayo din pong bilang mga tao, ipagdadasal nyo din kami mga pari upang kami lalong maging masigasig at maging malakas. At sa pang-araw-araw po nating buhay, mga kapatid, tayo'y nagiging malakas hindi dahil tayo'y mahusay. Tayo'y nagiging malakas kasi sama-sama tayo magkakaugnay. At hinahanda po tayo nito saan? Sa langit at tahanan, sa kaharian ng Diyos, na kung saan sama-sama tayong gagawing ganap sa kaligtasang lubos. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa maging ganap ang nais ni Jesus para sa atin, maging isa nawa tayo patungo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.